Hello! Kamusta? Nung nakaraan, tayo ay nag-add. Ngayon, subukan natin mag-review. 5 plus 2. Madadagdagan ng 2 ang ating 5. Naging 6 at ito ay 7. Always start with the bigger number. 5 plus 2. 7. Ayos. Subukan natin isa pang halimbawa. 4 plus 3. 4 magiging 5, magiging 6 at magiging 7. Subukan natin ang 6 and 3. 6, pag dumikit na, magiging 7. Isa pa, magiging 8. At sa uling dikit, magiging 9. Maliwanag ba? Ngayon, ang focus natin ay sa subtraction. O ang pagbabawas. Paano nga ba tayo mag-subtract? Papaliwanag natin yan, pero bago yan, manood muna tayo ng isang video sa isang tindahan sa kaibigan natin si Sir Jeffy. Tindahan ni Sir Jeffy. Nandito ngayon tayo para mamili. Sa tindahan, iba-iba ang mabibili. Maaaring magamit mo ito sa anong mang bagay. O kaya naman pagkain o mga bagay na panlinis. Kailangan mo lang maging matapang. Huwag ka mahihiya. Pero kailangan pa rin mag-ingat. Kailangan magsuot ng face mask. Ngayon tayo ay bibili sa tindahan ni Sir Jeffy Esposa. Hello! Pagbilan nga po ng asin. Ilan? 2 po. Okay, wait lang ha. Meron tayong 5 piso. Piso po bawat isa? Ang asin ay piso ang bawat isa. Ito po ang bayad. 5 piso. Meron tayong nabiling 2 asin. Ang sukli ay 1, 2, and 3. Wow! 3 pesos ang sukli. Salamat po. Hello, sir. Yo! Sir, pagbilan nga po ng suka. Yan. Isa lang. Ayan. Wait. Salamat po. Ah, wait daw. Okay. Magkano to? 6. 6? 10 minus 6. Ano kaya? 10 minus 6. Uy! 1, 2, 3, 4. 4. Salamat po. 10 minus 6 is 4. Kanina, nagsimula tayo sa 5 piso at nabawasan ito ng 2 piso dahil bumili tayo ng 2 asin na parehas ng piso. Kaya ang problem natin ay 5 minus 2. Ilan kaya? Start with a bigger number, 5. And then, ibabawas natin ng 2. Tandaan ha, subtraction tayo. Kaya dapat maibawas natin ang 2 sa 5. Isa-isayin natin bawasan. 4 at 3. 3. At kanina, bumili rin tayo ng suka. At ang pera natin ay 10. Pero ang suka natin, magkano to, sir? Then, minus 6.
4, magiging 8. 3, magiging 7. Ulit po. 7, magiging 6. Ito naman magiging 2. And we have 5, then 1. And then, 5 magiging 4 and 1, wala na. 4 ang natira. Yes, I school. Kalaunan, magpa-practice nyo rin yan at sanay na tayo sa mga numbers at mag-subtract ng mga simpleng bagay. Kaya makakabili na tayo ng napakadali at huwag maihiyang magpatulong sa mga kaibigan nating kapitbahay na nagtitinda. Thank you po, Sir Jeffy Esposa. Thank you. Hain na. Wow! Napakadali lang palang mamili. Tayo ay dapat magkaroon ng lakas ng loob at patuloy na matuto ng math. Ine-encourage ko kayo na patuloy na manood ng iba't ibang video ng Math Sign Language. Ngayon, tuto tayo tungkol sa subtraction. Magkaroon tayo ng review. 5 minus 3, mababawasan ng 1, 2, at 3. Kaya 2 ang natira. Nagkokontra, kaya nagbabawas. Subukan natin ang 4 minus 2. Ang natira ay 2. Ayos! Samantalang 6 minus 3. 6, mababawasan ng 1. At 5, mababawasan pa ng 1. At 4, mababawasan pa ng 1. May natirang 3 or 3. Ngayon, subukan nyo ang ating maiksing pagsusuli. Subtraction. Number 1, 5 minus 3. Number 2, 7 minus 2, 3, 10 minus 4. Wow! Kayo ay patuloy na mag-aral ng math sa sign language. Maraming salamat at tayo magiging masaya kung simple ang ating pamumuhay.